Ay, ayun o. Anong ginagawa nila doon, Han? So, ito guys, yung mahal na bahay, o. 1.8 million daw yan. O, okay. Pwede ba niya mag-house tour? Okay, kawit tayo sa mga neighborhood natin. So, ito guys, for sale ito, o. Nauna pa itayo to sa bahay namin, pero wala pa rin nag-occupy. Baka type niyong bilhin. Please contact me anytime. Kasi makikipag-commission lang ako. So ito guys yung daan palabas ng aming subdivision. Ayan. Ah, ganyan pala dapat. So ano yan? Sa yung tapat na yan natin, golf course. Yung paglabas niyan, di ba paglabas? Ayan. So golf course yan. Isa siyang malaking golf course. Pinakamalaking golf course yata yan dito eh. Kasi iba-iba ang station niyan eh. Yung ibang golf course, isang station lang. Ito parang maraming station ng golf niyan. Tapos ito paglabas namin ng highway. Ay, hindi pa to. Ano naman tawag dito? Yung itong tawag, hindi naman ito highway. Ayan, secondary highway siya. Ayan, paglabas na ganyan. Madumi kasi yung salamin namin guys. Asawa ko, hindi pa naglinis ng sasakyan. Ayan, paglabas mo na ganyan. Marami pang subdivision na madadaanan bago sa amin. Parang 1, 2, 3, 4, 5. Pang-anim kaming subdivision. So, dito talaga mga... Pag sinabi mo kasing states, ay subdivision ang ibig sabihin nun sa atin. Ayan, hanggang doon. So, ilang minutes dati mula dito ang papunta dun sa mismong highway? 3 minutes, no? Ayan. 2 to 3 minutes. Okay. Itong pinaki ng bahay nito, oh, nasa hill siya. Oh. Meron ako nabasa doon sa isang comment. Hindi talaga, ano, kumbaga, life is not fair. Sabi niya, yung kayo nga, meron naman kayong i-provide. Tapos, yung anak naman nila ay may disability. So, siguro nga, ganun. Pero sa amin kasi na ang pananaw namin ay balanse lang ang buhay. Kasi, sa totoo lang, hindi mo naman makukuha lahat ng gusto mo. Life is not perfect. Life is not bed of roses, di ba? Hindi yan isang chocolate na puro lang sarap. Kailangan talaga may pagdadaanan kang mga challenges, sadness, frustrations, disappointments. Nasa sayo na lang yun kung paano mo i-handle. Kung lalaban ka ba, magiging courage ka ba lalong lumaban sa buhay, or tatakbo ka ba pa sulong, or iikot ka pabalik para takbuhan mo yung problem or challenges sa buhay mo. So, ang challenges naman sa amin, sa buhay namin, si Ate Miles, sabi siguro ng ama, sige, ito ang challenge nyo, bibigyan ko kayo ng Ate Miles. So, sa amin, nagtulungan kami, kasi kung hindi kami magtutulungan, walang mangyayari. Mahirap kasi nga first time parent kami kay Ate Miles, hindi namin alam ang gagawin. Kung yun nga sa mga first time parent ay mahirap kahit na normal yung bata, ma-active yung bata, kasi hindi mo alam kakapain mo pa paano ba mag-alaga ng isang bata. How much more kung katulad ni Ate Miles na sobra-sobra yung challenges everyday namin, tapos sasabihin pa kami ng doktor noon na hindi magtatagal si Miles, hindi nyo siya mailalabas sa hospital na buhay, parang ganon. Tapos ang pangako namin noon, nagpray kami na kung ibibigay niya sa amin si Miles, nagpray kami, nagpromise talaga kami na alagaan namin siya. So ngayon magtitend na si Miles sa May, sobrang thankful kami na ayun, ginaid naman siguro talaga kami ng ama paano namin siya alagaan. Basta kung ano yung may doktor, sige, go lang kami ng go, lahat ng appointments, ganyan. So, ayun ang mga challenge sa buhay namin, mga friend, no? Kung ang buhay ay may challenges, so dapat hindi naman ako magaling magpayo, mga friend, doon. Wala naman akong ganong talent
magpayo-payo, mag-advise sa mga buhay-buhay. Kaya lang sa experience kasi namin, naging ano lang kami, kung naging mga carriages ng namin dalawa, nagtulungan kami. Tapos siguro yung mga trial error, siguro ganun. Tapos automatic kasi yung mga friend eh, yung takot, yung sadness, nandun talaga siya sa amin. Kaya maraming gumabay na honey, no? Especially sa church. Ayun, tama yun mga friend, no? Malaki yung support system namin na nanggagaling sa church namin. Kasi Iglesia ni Cristo kami. So, every time yung mga brethren pumupunta, mangungusta, pipray over kami sa bahay, dadalawin kami. Ayun, isang, kasi wala kaming family dito. Siya may family, pero hindi kami talaga umasa din talaga na ano, kami talaga ang nagtulungan. Ako wala akong family dito, nasa Pilipinas lahat. Pero kami talaga ang most talaga na nagtulungan. Tama 'yun, mga support system namin ay nasa church namin. Kaya malaking tulong talaga, nagpapasalamat kami ng malaki. Malaking bagay talaga 'yun. Tapos ayun, masasabi ko lang mga friend, ang masasabi ko lang talaga, don't waste your time na ano, yung mag-waste ng time mo para doon sa hatred, sa angerness mo, doon huwag ka mag-focus doon sa worried ka, yung regrets mo sa buhay. Mag-focus ka kung anong meron ngayon sa iyo. Kasi gigising kami ng umaga noon. Siyempre, nandyan yung sadness, yung worry namin kay Miles. Gigising kami, baby si Miles noon. Papakinggan ko yung dibdib niya kung humihinga pa ba. Siyan yun ang worry namin, yung isang umaga, yung parang ganun. Hindi, yung overthinking namin na anong mangyayari kay Miles, ng ganyan. Nandoon talaga yung pinagdaanan talaga namin yung stress na ganun, yung parang ano tawag ng daddy, yung parang may ano kami na stress na. Hindi na ma-stress ang tawag ng daddy, hindi rin namin alam ang gagawin namin. Pero nag-focus nga kami kung anong mayroon ngayon, okay, gawin natin, ganyan, one at a time, mga ganun. Sinusunod namin lahat ng payo ng mga doktor. Ngayon, magtiten na si Miles, no, yun lang, sinasabi ko lang, hindi ka wag magpo-focus doon sa kung anong hatred mo, worry mo, sadness, anger, tsaka wag kang mag-focus ka sa sarili mo, sa family mo, yun. Ganun ang ginawa lang din namin. Yun ang masasabi ko na nakatulong sa amin. Yung pagpipray namin, yung gabay ng guidance ni Lord, yung guidance ng Ama, hindi kami talaga ma-absent sa church. Yun, pray kami ng pray. Yun ang aming pananaw sa buhay ay hindi ibibigay sa iyo ng Ama ang hindi mo naman kaya. So ayun guys, para lang yung isang game show. So sa game show, isa siyang challenge, isa siyang step by step na sige, challenge mo yung sarili mo, tapos yung reward mo nandun pa sa kabilang bundok. Nandun pa yung medal mo, nandun pa yung trophy mo, pero dapat kailangan mo pagtiyagaan paano mo makukuha yung medal mo, yung reward mo, isang nandun sa kabilang bundok pa. Ganun yun mga friend, no? Kasi tulad, simple lang yung isang estudyante, nag-aaral, hindi mo makukuha, hindi ka makakagraduate, hindi mo pagdadaanan yung grade 1, grade 2 hanggang sa makapag-college ka. Pagdating sa college pala, hindi mo maiisip na nakaya mo pala yung challenges na yun. Yung believe mo sa sarili mo, kala mo parang, ay, ang hirap. Kasi iniisip mo pala ngayon, ang hirap na hirap ka na. Tapos yung courage mo naman sa sarili mo, hindi mo magagawin mo yung sa sarili mo. Ayun, nasa ano yan, paano mo talaga i-handle yung sarili mo, ang mga friend. Ganun yun. Punta kami na kasi may dadaan na siya mga friend. Yung appointment namin dito sa... Ayun, sige, handito lang ako. So ayun mga friend, no, yun ang sample na siguro, yun lang ang masishare namin sa inyo.
na sinasabi ko nga hindi ako magaling na advisor. Hindi ako magaling na gawin mo to, gawin mo yan. Sa amin, ganun ang nag-work. Na nagtulungan kami mag-asawa. Tapos, siguro, nireward din kami ng ama na nakita ko rin sa inyo yung pag-aalaga namin kayo. Mas nakita niya siguro na nalagaan naman talaga namin si Mas, hindi namin siya pinabayaan. Kasi yung promise namin. Sa dami namin pinagdaanan mga friend kay Miles, hanggang ngayon nga na mag-detend na siya, nandun pa rin yung worry namin, takot. Pero, siguro ano, na yung tulungan namin mag-asawa, malaking bagay. Ayun, ganun mga friend, no? At, yun nga, focus ka dun sa sarili mo. Huwag kang mag-focus doon sa kung anong maipipintas mo doon sa mga ano mo, sa kapwa mo. Huwag mong bigyan ng oras yung huwag mong sayangin yung oras mo doon sa paninira mo doon sa kapwa mo. Huwag mong sayangin yung oras mo sa paninira sa bahay namin. Sorry lang mga friend. Peace lang. Ayun, ang focus ka sa sarili mo, sa family mo, ganun. Tapos, with the guidance of our Lord God, i-guide ka niya. Ayun lang mga friend. Maraming salamat. Sana, ano nga, kapulutan nyo ng aral din yung sa amin. Pero sinasabi ko, hindi ako magaling na tagapayo ha. Inaano ko lang yung mga, na-share ko yung kung anong mayroon kami. May-share ko na kung makikita nyo yung mga luma naming videos, nandun yung hirap. Minsan binabalik-balikan kayo. Kaya maganda rin mag-YouTube eh, mga friend. Alam mo, yung mga file ng mga videos ng mga bata, talaga naman kikita mo naman na doon sa lumang bahay namin. Ayun mga friend, ngayon masaya kami. Bigyan namin ng time ng mga anak namin para sa sarili namin. At ayun, thank you very much mga friend sa mga nag-subscribe at mga natuwa sa mga nagpipraise sa amin, mga natutuwa sa amin sa pamilya namin. Maraming salamat. At siguro marami pa ako mga i-share sa inyo na sana ay kapulutan niyo rin ng ang buhay ay ano lang pala, dapat isi-isi lang muna. Huwag muna masyadong seryoso. Ano na, honey? Binayaran mo, honey? Binayaran ko, pero wala nga ako. Pero nasaan na? Kukunin natin? Kukunin sa likod. Pick upin natin. Magkano yung binayaran mo? Sayang. At least nandiyan na. Okay na. Kukunin na, pick upin namin yung in-order naming sa ano. Ano yung natawag, daddy? Floor? Sa laminate. Laminate floor. Ayun mga friend, yun lang. Smile and shine. Yun doon sa akin. No? Smile and shine. Bye-bye. Bye, honey. Bye. Thank you.